Okay, magandang hapon po. Dito po tayo ulit. Pag-usapan po natin ang ating confession of faith. So, magandang hapon po sa Dasmariñas Com Life Church at sa mga nakikinig na taga ibang church din. So, ngayon, dahil naka-schedule tayo ngayon na pag-aralan yung chapter 12, I think, ng confession of faith, ang tungkol po sa adoption. So last month, ang pinag-usapan po natin ay justification, kung saan pinakita yung legal aspect ng justification. At ang justification itself ay isang legal na act. Tungkol siya sa legal transaction na ginawa ng Diyos patungkol sa ating estado bilang makasalanan patungo sa isang tuwid na isang tuwid sa paningin ng Diyos. At napaka ganda ko maaalala ng mga taga Com Life, naalala nyo na explain yon ng isang kapatid natin na may alam sa mga batas, si kapatid na Renz. So ngayon po, ang confession natin, kung babasahin po nyo ang 1689 confession at ang iba't iba pang confession, ano sila? Para silang kadena. Sabi ni Duterte, kadena di amor. Para siyang kadena na magkakadugtong siya. Yung previous chapter ay kadugtong ng susunod, at yung susunod dun sa susunod, magkakadugtong sila lahat para silang hagdanan. Isa pang illustration, para silang hagdanan na nagpo-progress patungo sa dulo, nagsimula sa scripture at nagtatapos sa final judgment. Ang adoption ay, ang topic ng adoption sa confession ay siguro ito na yung pinaka-humble na article sa confession ng 1689. Kahit nga sa Westminster tsaka sa yung pinaggayahan ng 1689, yung Westminster Confession at yung Savoy Declaration, meron lang talaga siyang isang paragraph at walang pagkakaiba yung nasa confession natin sa confession ng Westminster tsaka Savoy. Iisang paragraph, pero siya ay napakayaman at napaka-powerful, kapangyarihan. Ang adoption o pagkukup-kup sa Tagalog o pag-aampon, kagaya nga ng title natin na isa kang ampon, ay para bang tabu siya sa ating kultura. Kaya nga pag sinabihan ka na isa kang ampon, parang ang sakit. Yun nga yung idea nga ng ampon ay paano ba ito? Panglaban ng mga ate at saka ng mga kuya sa mas nakababata nilang kapatid. Sasabihin nila na ampun ka lang, hindi ka namin tunay na kapatid. Hindi ka tunay na anak ni mama at papa. So, yung bata naman, syempre maniniwala kasi alam niyang nakita nung ate niya o kuya niya, dahil mas matanda, mas alam niya yung katotohanan. So, malulungkot, iiyak. Isang tabu yung idea. Puro yung pag pinag-uusapan yung idea ng adoption, laging pinag-uusapan yung negative aspect ng adoption na hindi ka talaga tunay na kadugo. Pero let's not make mistake. Let's not treat adoption as something na masama, kundi isa yung magandang bagay. Hindi lang bilang isang Kristiyano na gustong mag-adopt, Lord willing, pero isa rin tong commendable na gawain ng isang sibilyan, dahil nag-aampon ka ng isang bata, Kristiyano ka man o hindi, magandang bagay yun. Hindi natin sinasabi na yung pag-aabandona ng bata at o yung hindi o kawalan ng kakayahan na palaki ng isang bata, na yun ang dahilan kung bakit nag-a-adopt yung mga tao, ay dapat na nating i-promote yung pag-aabandona o kawalan ng kakayahan. Pero dahil ang evil at suffering sa mundo ay hindi maiiwasan, it's inescapable, so talagang
magandang bagay na mag-aampun ang sino man hanggat kaya ng kaya mo materially at handa ang puso mo na mag-ampun, mag-ampun ka para sa mga gusto magkaanak pero hindi magkaanak. Hindi nyo kailangan mag-resort sa anumang implant o surrogation o kung ano-ano pa, kundi mag-ampun na lang kayo. Mas madali at mas makakatulong pa kayo sa ibang tao. Magandang pag-aanak. So, bilang Kristiyano, mas mahalaga na i-emphasize natin yung katotohanan na tayo ay mga kinupkop na anak ng Diyos. Tayo mga kinupkop. We are adopted sons and daughters. Iyon ay isa sa mga fundamental belief ng isang Kristiyano, ang doctrine of adoption. Pero ano ba yung tinuturo na doctrine of adoption? Ito yung sinasabi sa confession natin, sa chapter 12 of adoption. All those that are justified, God vouchsafed in and for the sake of His only Son, Jesus Christ, to make partakers of the grace of adoption, by which they are taken into the number and enjoy the liberties and privileges of the children of God. His name put upon them, receive the spirit of adoption, have access to the throne of grace with boldness, are enabled to cry, Abba Father, are pitied, protected, provided for, and chastened by Him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and inherit the promises as heirs of everlasting salvation. So, yun yung isang simpleng chapter ng confession natin. Ang adoption, unang tinuturo niya sa atin, basically, na tayo, bilang tao, sino man tao sa mundo, ay hindi anak ng Diyos with respect sa special care ng Diyos o pag-ibig niya at kaligtasan. Sabihin natin ganito, ang Diyos ay Ama, God is a father to all, to every single person in the world, to humanity in its entirety, as a whole. Ang Diyos ay Ama sa lahat. Patungkol lang sa creation at providence. Ginawa tayo ng Diyos at nagpo-provide siya sa atin dahil sa kanyang common grace na pag-usapan natin to sa dun sa prayer meeting na meron tayo nung last week. Dahil sa common grace ng Diyos, tayo ay ginawa niya at nagpo-provide pa rin sa kanya parang isang ama. Pero hanggang dun lang yun. Hindi ama ang Diyos sa paraan na ililigtas niya tayo. Hindi siya ama sa lahat para ililigtas niya yung lahat. Kundi siya ay ama lamang sa iilan at ililigtas niya yung iilan na yun. Hindi siya, pwede natin sabihin na tayo ay anak ng Diyos bilang tao, bilang created ng Diyos, pero hindi natin pwedeng sabihin na lahat na lang ng religion, lahat na lang ng tao sa mundo, may religion man o wala, lahat na lang ng makita mong tao ay anak ng Diyos at ililigtas siya ng Diyos. Na siya ay, so, ika-qualify mo yung pagiging ama ng Diyos. Pangalawa, ma-observe nyo, napaka-obvious na sinasabi ng adoption na ang Diyos ay may eternal son, meron na talaga siyang eternal son, at ang pag-a-adopt niya sa atin ay hindi act of need, but an act of grace. Hindi siya nag-adopt dahil kailangan niyang magkaroon ng anak dahil nga meron na siyang eternal son, kundi iyon ay act of grace. Ang Diyos ay iisa, pero hindi siya alone. O, paano ito Tagalogin? Kasi, pag Tagalog ng alone, nag-iisa. Hindi siya nag-iisa. Parang contradicting sa Tagalog eh. Pero, may sense yung idea na pwede kang maging isa, but you are not alone.
at mas real, mas sensible yun, mas nag-make sense yun sa Diyos, dahil ang Diyos ay one, but He is three in person. Hindi lang may nagsasabi na yung Christianity daw ay hindi unique sa message ng gospel, kasi lagi nyo siguro naririnig na unique yung message ng Christianity, at least yung evangelical tradition ng Christianity, yung Protestant tradition ng Christianity. Unique daw ang Christianity dahil meron tayong mensahe ng gospel na hindi kailangan ng merit o ng hindi kailangan ng act of merit or merit sa person. Ibig sabihin, hindi ko kailangan maging mabuting tao para tanggapin ako ng Diyos. O hindi ko kailangan maging matalino, maganda, o anumang bagay na kaganda-ganda, kaaya-aya sa akin para tanggapin ako ng Diyos. Ang message ng Evangelical Christianity ay tatanggapin ka ng Diyos, mamahalin ka ng Diyos, kasi dahil sa grace ng Diyos, dahil sa grace kay Kristo, dahil nanampalataya ka sa person and work of Christ, ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. At kung ikaw ay mananampalataya, if you will exercise your faith, yung faith itself ay hindi naman merit, dahil yun lang ay pagpapakita ng iyong kakulangan, ng kahinaan, ng kawalan ng kakayahan, para siyang empty hands. Ang faith ay empty hands. So, walang merit. Pero sinasabi nila, may mga nagsasabi na hindi daw unique ang Christianity sa ganong idea, dahil may specific religion sa Asia na nagtuturo din ng ganon, na hindi mo kailangan maging mabuting tao para ma-reach mo, hindi man yung katulad natin na salvation, pero ma-reach mo yung level of eternal peace. Hindi mo kailangan ng good works. Kailangan mo lang tanggapin na ikaw ay makasalanan. Parang Christianity rin. Pero ang pinaka-unique na siguro sa Christianity ay yung paano natin tinitingnan ng Diyos. Kasi naniniwala tayong mga Kristiyano na ang Diyos ay iisa, pero sa iisang Diyos na yon ay nag-i-exist ang three distinct persons o persons na magkakaiba. Ang Father, Son, at Holy Spirit ay magkakaiba. Hindi, ang Father hindi Son, ang Son hindi Spirit, and so on. At sila ay co-eternal. Sabihin, lahat sila ay nag-i-exist eternally. Hindi sila, wala sila, yung tatlong person na yon ay walang beginning, walang end. At sila ay co-essential kung ano yung pagka-Diyos ng Ama at pagka-Diyos ng Anak. Yun din ang pagka-Diyos ng Espiritu, and so on. So, yun na yata, so far, ang pinaka-unique sa lahat ng religion. Walang ibang religion ang nakapag-conceive ng ganong idea. So, ba't ko sinasabi yun? Dahil hindi katulad ng ibang monotheistic religion o yung mga religion na naniniwala sa iisang Diyos. Ang Diyos ay hindi alone sa unfathomable eternity na sa doon sa eternity past, na parang nag-iisa siya, tapos nag-iisip siya na gumawa kaya ako ng mundo na pwede kong mahalin at pwede ring mahalin ako, kasi total mag-iisa lang naman ako dito. Hindi ganun yung Diyos ng Christianity. Hindi natin ganun nakikita yung Diyos ng Christianity. Unlike sa other religion, Islam ay one God, one person, other Eastern gods,
mga ancient gods, may mga ancient religion na niniwala sa isang Diyos, pero never conceived as one person. Never conceived as three person, kung hindi man sila ay three gods or more many gods, ang ibang religion nagsasabi lang na isang god, isang person. So ang point nun ay hindi kailangan ng Diyos ng pag-ibig natin para maging complete. Hindi niya tayo ginawa kasi meron siyang need. Hindi siya malungkot, hindi siya boring katulad natin ngayon na nakakulong tayo sa bahay. Ang Diyos Ama ay merong Son, Eternal Son, at meron siyang Holy Spirit, at sila ay may eternal bliss or eternal happiness. Meron silang eternal fellowship na hindi tayo necessary. Pero fast forward, tayo ay inadapt ng Diyos ang mga naniniwala na nampalataya kay Kristo at tumanggap kay Kristo ay inadapt ng Diyos, hindi dahil kailangan niya ng sons and daughters para siya ay maging father, kundi para i-exercise yung grace para sa mga mananampalataya. But furthermore, God is not adopting cute babies. Hindi siya nag-adopt ng cute babies na pure and innocent and lovely and cuddly. Pero ang ina-adopt niya, always remember na ang ina-adopt ng Diyos ay mga ugly, dirty, and vicious grown-ups. Matatandang madumit, madungis, pangit, masama. No offense sa mga pangit. Pero, ang ina-adopt ng Diyos ay mga rebels, mga kriminal, mga makasalanan sa kanyang holy law, sa kanyang nature. Tayo ay mga taong hindi naman naging masunurin sa Diyos. Hindi naman tayo naging pure, naging matuwid. Hindi tayo parang cute babies na para bang worthy tayo na i-adopt. So, hindi niya kailangan tayong i-adopt para maging ama. But it's an act of grace. At tinan nyo naman ang itsura ng mga ina-adopt niya. Marami pa tayong pwedeng sabihin, pero tingnan lang natin saglit yung Galatians chapter 4 verse 6. Galatians chapter 4 verses 4 to 6. When the time, ito na sinasabi ni Paul, when the time came to completion, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Yung whole point ng Galatians, yung epistle to Galatians, ay para labanan ni Paul yung kumakalat na idea ng mga Jewish converts, na kasi nagsisimula na nga na ma-evangelize ng gospel, ma-evangelize ang Jewish community o yung mga Israelites ng panahon ni Jesus. Nagsisimula na silang ma-evangelize, naniniwala na sila sa mensahe ni Kristo, at nag-boom yung sobrang popular nung idea ni Kristo sa mga Jewish community, at maski na sa Gentiles, sa Greek world, na nagigain na rin siya ng popularity. Pero syempre hindi mo maiwasan na, for example, ikaw bago kang Kristiyano, tapos galing ka sa, sabihin natin, sa Hindu heritage, kahit na totoo kang naging Kristiyano, hindi mo maiiwasan na may mga tradisyon ka o kultura o tinatawag nating worldview kung paano mo tanawin ang mundo bilang Hindu
tapos nung naging Christian ka, hindi mo maiwasan na maalis mo yung lahat. Pwedeng pag nagpe-pray ka, yung paraan mo ng pagpe-pray sa Diyos ay pwedeng may mga characteristics yung prayer mo as a Hindu ay madadala mo pa rin sa pagiging Kristiyano. Normal yun eh, sa human perspective. At ganun nga yung nangyayari dito sa Galacia, sa lugar na Galacia, na yung mga Jewish converts, yung mga na-convert sa Christianity, kahit na malinaw na ang message ng Christianity ay you will be justified. Yun yung topic natin last month. You will be justified. Magiging tuwid ka sa paningin ng Diyos. Hindi dahil sa performance mo. Hindi dahil sa law na ginawa mo. Kundi dahil sa performance ng ibang tao at sa person na yun. So, yun si Jesus Christ. Hindi nakabase yan sa performance mo, kung sino ka man, kundi kung sino si Christ at sa performance niya. Yun yung basic message ni Paul sa Galacia. At para bang hindi yun yung, hindi ganun mamuhay yung mga, yung church sa Galacia. May mga tao nagkakalat doon na kailangan mong ma-circumcise, kailangan mong gawin mga bagay na to para ikaw ay maging tuwid sa paningin ng Diyos. Pero, hindi nga yun. At, yun yung, yun yung point nung Galatian, na ito yung message ng salvation, ito yung message ng gospel, hindi yan yung message ng gospel. Hindi by works. At, ito ang sinasabi ni Paul, para ipakita yung taga lang, buksan ko lang to. So, pinapakita lang dito ni Paul na when the time came to completion, kinokontrast niya ang context nito ay kung sino ba yung tatanggap ng promises. Kung sino ba yung tatanggap ng promises kay ni Abraham, kasi may promises kay Abraham na ibibigay yung inheritance sa kanyang offspring. So, sino ba yung tumatanggap ng blessing ni Abraham? Sino ba yung nakatanggap ng sonship, yung inheritance ng son na pinramis kay Abraham? So, sinasabi dito ni Paul na though ang Israel ay merong, though they are son, they are a son, Israel is a son, adopted son, yung fulfillment ng adoption at yung blessings ng adoption ay nandun sa church. At sabi niya, when the time came to completion, kasi hindi to natatago, yung blessing ng adoption, yung inheritance ay hindi natatago sa mga Israelita, kundi when the time came to completion, God sent His Son, tapos sa dulo, so that we might receive adoption as sons, kung sino man naniniwala sa Kanya, of course. Yun yung argument. So when the time came to completion, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoption as sons. So, ito yung, dito sa particular passage na to, tinuturo sa atin yung ground, yung basis ng ating adoption. Tayo ay nakatanggap ng adoption dahil pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Ang kanyang anak na wala naman silang pagkukulang, wala namang relationship sa kanila, wala naman silang awayan na mag-ama, na wala namang ganun na katulad sa atin. Hindi, meron silang perfect fellowship and happiness sa eternity. Pero, dahil John 3:16, for God so loved the world, and then they get, so, yun na naman yung topic na
who is the world, pero anyway, hindi yun yung topic natin. So, God sent, dahil sa pag-ibig ng Diyos, God sent His Son, yun yung unang ground, yung Son, kaya tayo nakatanggap ng adoption dahil pinadala niya yung kanyang Son, kanyang true Son, para tayo ay maging adopted son. Pangalawang ground, ang son na yun ay born of a woman. Kailangan siya ay maging flesh. Siya ay Diyos and He was born of a woman. Simpleng, isa tong simpleng proof na nag-i-exist si Christ before siya ipanganak. Kasi, bago, hindi ka pwedeng ipadala kung hindi ka naman nag-i-exist in the first place. At pinadala ka para ipanganak sa isang babae. So, kailangan mo mag-exist. That's logical, that's the logical conclusion na hindi nakikita ng mga kababayan nating sa ibang religion, sa dito sa Pilipinas, sa INC, na it's basic na God sent His Son kasi nag-exist na siya before siya ma-sent at He was born of a woman. Totoong tao talaga si Kristo. He was born of a woman. Pero He is more than that. So tayo ay tao na tayo ang kailangan makatanggap ng adoption at kailangan maligtas. So of course, kailangan siyang ipanganak. Kailangan ipanganak si Kristo bilang tao. Born under the law dahil tayo ay under sa yoke ng law, ibig sabihin yung law ng Diyos na hindi lang to patungkol doon sa law ng Israelite tungkol sa ceremonial law, kundi law in general na everyone is born under the law. Sabihin tayo ay hinuhusgahan tayo ng batas na kung hindi natin marireach yung perfect standard ng law, of course, ang law, pag hindi nasunod, kailangan may punishment. At siya ay nabuhay, born under the law. Hindi, anak ako ng Diyos, hindi ko kailangan sumunod, blah, blah, blah. Eh, the fact nga na siya ay pinadala, ay siya ay kailangan mag-submit sa law. At imagine mo lang na hindi mo kaya, hindi mo perfectly magagawa yung law. Though, pwede ka mag-strive na gawin yung law, hindi para tanggapin ka ng Diyos, kundi para sunod mo lang yung law dahil yun yung nararapat. Pero, hindi mo kayang perfectly na ma-fulfill ang law at even na magawa mo at least ang isang part ng law ay hindi pa rin perfect yung obedience mo dun sa isang part niya ng law at nagkukos paminsan yung obedience natin ng pride sa puso natin at we are committing another crime. Pero si Christ, imagine mo na si Christ ay nag-submit sa lahat ng kagustuhan ng Ama at wala siyang law na break ever. So yun yung bigat ng born under the law. To redeem those under the law, we, so that we might receive adoption as sons. So yun yung ground kung paano tayo nakatanggap ng adoption, kung bakit tayo naituring na ampon o ikinupkop, pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So, ito yung Spirit of Adoption. Yung una, pinapakita yung ground of adoption at yung reality ng adoption. Yun nga, tayo nakatanggap ng adoption. And because nakatanggap tayo ng adoption, because we are already sons, yung reality na adoption, binigyan
napaka-gracious ni Lord kasi hindi lang tayo inampon, kundi tayo ay binigyan pa ng assurance na tayo ay kinupkup niya. So God has sent the Spirit of His Son into our hearts crying, Abba Father. It, isa itong assurance na nung tayo ay nakatanggap ng adoption, tayo pa ay binuhusan ng comfort ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu para masabi natin sa sarili natin, tayo ay anak ng Diyos at para tayo ay makalapit sa Ama na tayo ay nagsasabi ng Abba Father with intimacy na may realidad talaga na tayo ay talagang kabilang na sa pamilya ng Diyos. At huwag sana nating ipasok yung mga negative connotation ng pagiging isang ampon dito sa Pilipinas. Para bang, pag ampon yan, di yan masyadong mahal. Pag ano yan, pag ampon yan, di naman yung kadugo. Hindi yung bibigyan ng yaman. Hindi, walang negative connotation na ganun. Actually, kung pwede nga sabihin ko to, kung yung marriage ng tao ay picture lamang, siya ay idea lamang ng tunay na marriage, ng perfect marriage between Christ and the church, yung adoption na meron tayo dito sa mundo ay picture lang din. If you may, picture lang din at copy nung tunay na adoption na meron ang Diyos sa kanyang iglesia. So, ano man yung fault ng adoption dito sa lupa, ay hindi natin pwedeng i-attribute dun sa adoption na meron ng Diyos sa atin. Dahil yun yung perfect, yun yung fulfillment, yun yung pinaka-substance. Tayo ay, yung adoption dito sa lupa ay pictures lamang, copy lamang. So, ang application sa atin ito ay dapat tayo maging assured na tayo ay kinakaawaan ng Diyos na parang isang ama. Tayo ay pinoprotektahan ng Diyos na parang isang ama. Siya ay nagpo-provide sa atin at tayo ay tinutuwid, sinyachasin, pagmakulit, pinapalit na bilang isang ama. At nabanggit ko nga last week na bilang mga anak ng Diyos, meron tayong inheritance, meron tayong, sabi nga sa John, God gave to them, to those who believe, the right to become children of God. Tayo ay may birthright. Meron tayong karapatan bilang tawaging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ano man yung inheritance na meron si Christ bilang anak ng Diyos. Lahat nung pinurchase ng kamatayan ni Kristo, lahat ng pinurchase ng kanyang pagsunod sa batas ng Diyos, nung siya ay nandito sa lupa, lahat ng binili ni Kristo ay para sa atin. At tayo dapat ay hindi maging kumbaga yung mahihain na Christian with respect sa Diyos. Sabi nga nung isang Puritan, si Richard Allain, hindi maganda na makatanggap tayo ng isang patak lamang ng pagpapala. Maganda yun. At bilang sa isang Kristiyano, ang isang patak ng pagpapala ay para ng karagatan. Pero kung pwede ka namang tumanggap ng higit pa sa isang patak, bakit hindi mo gagawin yun? Bakit hindi ka hihingi sa Diyos
tayo ay binigyan ng maraming pangako ng Diyos sa scripture, lalo na sa panahon natin ngayon, hindi nagkukulang ang salita ng Diyos sa promises, hindi nagkukulang ang salita ng Diyos sa comforts na pwede niyang ibigay. Ito man ay spiritual or material, ito man ay temporal or eternal, patungkol sa salvation man ito o patungkol sa affairs na meron tayo dito. Hindi nagkukulang ang scripture. Ang scripture ay napupuno ng mga pangako at parang si Spurgeon nga, ang term niya nga doon, parang bank check. Marami kang ang mga Christian daw ay hindi nakukuha yung privilege ng hindi siya nag-enjoy doon sa mga bank check, doon sa mga bank check na natatanggap niya, dahil hindi naman niya kiniklaim as kanya. So tayo mga Kristiyano, maraming binigay na sa ating promises sa buong scripture, hindi lang New Testament pati Old Testament. At as children of God, we can claim those promises. At sana maging comfort sa atin na tayo ay adopted sons and daughters. Isa kang ampon. At yung pagiging ampon mo ay hindi katulad ng pag-aampon na meron dito sa lupa, kundi isang perfect adoption na kung saan lahat ng promises na meron na purchase si Christ ay binigay na sa atin. So, ngayon, sa estado na meron tayo ngayon, let us pray na tayo ay patuloy na bigyan ng sapat na pananampalataya ng Diyos na i-claim ang promises at magtiwala, hindi lang i-claim kundi magtiwala doon sa promises na yun. And we expect God's comfort and protection sa mga pinagdadaanan natin ngayon. So let us pray. Lord, salamat sa panahon na sa medium na binigay niyo sa amin na kami ay makapagpalakasan din to edify our Christian brethren. Salamat sa patuloy na comfort at sa provision. Salamat so far sa protection na meron kami. Ano man Panginoon ang inyong plano sa amin, tinatanggap namin ang realidad na we are just humans, mere humans. We don't know what will happen. We cannot provide for ourselves completely. At kaya aasa lang kami sa inyong providensya at sa inyong special care. At sa inyong comfort sa pangaraw-araw, patuloy kaming mananalangin sa inyo, hindi para sa aming pansariling kapakanan, kundi sa kapakanan na rin ng buong bansa, na sana matigil, sana matapos na ang sana ma-flat na yung curve ng COVID-19, at syempre na kami ay muli na magkasama-sama, muli na kami mag-gather, muli na matuloy ang aming fellowship. Nagpipray kami na palakasan nyo kami sa ganitong pinagdadaanan naming krisis. Ipakita nyo sa amin ang katotohanan na kami ay adopted sons and daughters, at we have the inheritance purchased by Christ. At patuloy kaming magtiwala sa inyo at sumandal sa inyo bilang aming ama. Patuloy kaming mananalangin sa bawat kapatiran namin. Pinupuri namin at sinasamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.